Gusto kong abutin ng buwan, hawakan ng bituin sa langit. Lumipad tulad ng lawin at ng ibong umaawit. Habang naglalakbay sa gitna ng kalawakan, dinig sa malayo. Okay guys, muli welcome back sa aking YouTube channel na Kalapatid sa Hunter's Loop, no? So ngayon guys ay gagawa tayo ng reaction videos about dun sa ibon ni Kuya Toy Beach dun sa Japan, no? Yung ibon ng amo niya, no? Kasi si Kuya Toy Beach ay isang loop manager sa Japan, no? So ang amo niya ay mayroong ibon na lumipad ng 3,200 kilometers, no? So isipin nyo guys, grabe yung ibon na yun guys, no? Kung dito sa Pilipinas guys ay ang pinakadulo na lang natin siguro mga 800 or 900 ang pinakamalayong karera natin, no, sa Surigao, no. So si Kuya Toy Beach asa ano naman sa Netherlands naman is 1200, no. Tapos sa Japan, sa India naman ay nakabasa ako dati sa Google na lumipad ng ibon 2400 kilometers, no. So ito mas matindi pa to guys kasi 3200 kilometers. So ibig sabihin yung tatlong extreme na 1,000 mahigit, tinriple nitong ibon na to. So ano ba yung bloodline ng ibon na to guys? So samahan nyo akong silipin guys at gawa natin ng reaction, pati yung pinakamatandang ibon na hanggang ngayon ay buhay pa sa loob niya at napakaganda pa ng pangangatawan, no. So bago natin ginawa tong reaction na to guys, ay humingi tayo ng permiso kay Kuya Toy Beach, no. So tara, silipin natin yung mga ibon niya at gawa natin ng reaction. A few inches later. Mga kalapatids, Kuya Toy Beats nyo, eto nga pala yung pinakamatandang ibon dito. Ang sing-sing niya is 1998. Ayan. Good morning mga kalapatids, Kuya Toy Beats nga pala. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo itong hindi mo na lang para kay Jansen. Eto nga pala si boss nung medyo bata-bata pa. Ito naman yung mga kaibigan niya na si Jansen Brothers. Parang action star. Binigay sa kanya to si D19 na 18 times first na champion. Meron pa dito. 18 times. Ito, yung mga ano, 18 times na first place. Nabibigyan pa siya ng award sa mga kailan lang to, ano ba? Kailan lang to, issue. Matanda na siya. Magazine. 2020 February. Nung February lang pala yan eh. Oh, napakadami ng achievement ng amo niya guys. Talagang kaya pa rin niya. Mag-iipon ay talagang ayan, yung mga achievement ng amo niya. Ano, eh. Okay. Ito yung association alamat nila, na, alamat. Yung mga big time ng mga nagkakalapati sa Japan. Ito na naman siya, nasa gitna na naman. Grabe, pati mga nag-iipon, parang mga senador yung suit. Mga naka-Amerikana pa, tsaka naka-necktie. Number one. Ayan, ayan ang gitna. Ayan ang gitna. Ayan, oh. Sa isang association na naman yan. Mm-hmm. Bago to, parang tinitribute siya. Kaya tingin mo, bago. 2020. 2020 January. February. Alas mga bagong ano siya, na-recognize pa yung amo ko. Ito ko nga pala, papakita natin. Asa Johnson yung, ay asa Morris Gordon yung tayo. Etong nasa picture na to na Morris Gordon. Etong super long distance bird ni Satyo na nag-record ng 3,200 kilometers ang nilipad. Grabe, 3,200. Ayun, meron pa tayong naiiwan na mga ako nito. Morris Gordon pala guys, yung bloodline. Oh, kaya pala na nandito sa ano niya, ng office niya. Ayun, oh. Ito naman sa loob ng office niya. Ito daw ang explain niya sa akin pag binigyan ka raw ng ganitong picture frame ng mga kalapati, pinakamataas daw na mga honor na mga nagkakalapati rito sa Japan. Swerte ni Kuya Toy Beach. Itong picture hinig na ito, niya, tapos yun yung naging trabaho sa Japan. Kung ako siguro ganyan, baka wala nang uwiin ko sa Pilipinas. No? Grabe, 3,200. Yung Jansen kahapon, ano yun, 1,200. Eh, so ito, halos triple.
Grabe mo. Market guys, 3,200. Siguro, ito pa lang yung pinaka world record na itong 3,200. Yung pinakamalayong nilipad ng isang kalapate. No? Kasi dati sa Japan, meron 2,400. Nakita ko eh. Ano, sa Japan, sa India pala, 2,400. Tapos ito, buruin mo, 3,200. Grabe yung ano. Walang ibang mahalo. Ito. So kung pang long distance talaga pa, mas malupit yung Morris Gordon na linyada, no? Oo. Ano, middle distance na si, ano eh, si Johnson. Grabe pala sa long distance yung Morris Gordon. Long distance. Ito, kasi nag-record na siya ng maganda. Tinalo pa sila dyan Arden. 3,200 kilometers na rin nilipad. 3,000? Parang isang bansa na yung nilipad yung kalapating. Ito siya. Ito mismo na puntaon sa loob. Okay. Malupit din pala yung Morris Gordon ni Satcho. Ayan. Hindi kasi una eh. Una yung Grabe, pinakukitan pa ng amo niya yung Morris Gordon na lumipad ng 3,200. Pinakukitan pa niya para ginawang display dun sa table ng office ng amo niya. Yung swerteng isa, sabi mo. Grits na to na made in Japan. Binibigay ko to sa mga conditioning at sa mga binibigay. Ayun guys, no? Lagi lang tayo sumabay-bay kay Kuya Toy Beat sa mga videos niya. Baka sakaling makachamba tayo. Pag naka-reach tayo, paraful niya, yung mga giveaways niya. Malaking bagay na yun guys. Binibigay tayo ng ganito. Nag-order na tayo ng nakakarton para maibigay sa mga kalapatids. Ayun, no? Ano yung laman niya, oh? May shells, may ano, no? May charcoal, kompleto. Wala pa ako kasi kung nakita ang ganitong mixture sa Pilipinas eh. Nagkakalapate rin tayo pero walang ganitong pure grits lang doon. Tsaka yung red stone. Ito, ibang mixture niya. Nasubukan ko na rin. Maganda talaga sa katawan ng kalapate. Maganda siya for ano ba? Ano? Conditioning? Conditioning tsaka sa breeding. Ah, okay. So, maintenance na rin sa mga young birds. Racing pigeon health grits. Since 1955, 1 kilogram, no? Sa isang, ano, sa isang subscriber na suswertehin, mamimili po tayo, kaya hintayin lang natin maka 500 subscribers si Kuya Toy Beats. Tara na sa loft! Dito naman, mga kalapatid, sa pang-apat na breeding. Grabe, ganda ng breeding, ano? Makikita nyo itong mga kalapati rito. Ayan sila. Ito ang breed nito is Morris Gordon. Galing mismo kay ang grabe, isang section, itong, isang bloodline, isang section. Kumbaga isang kwarto, isang bloodline lang ang nandoon, hindi pwedeng haluan pag Morris Gordon, Morris Gordon lang. Mga breeding na natitira. May mga bloodline ni Morris Gordon. Kita niyo ang mga patisyo natin, mga kalapati. Yung brown dito eh. Malalaking bulak sila. Basta naalagaan ko mabuti. Oh, ito sila mga kalapati. Medyo mga ganda, brown at saka dark check. Ito ang ginagawa natin dito si Kuya Toy Beats nyo araw-araw. Magmula Lunes hanggang Sabado. Yan ang loft boy dito sa Osaka. Ito pala yung pinakamatandang ibon dito. Tingnan nyo ang ilong niya. Grabe guys, yung ibon oh. Pero maganda Sargo pa rin. Sargo na yung ilong, popcorn na. Solid pa rin ang katawan. Pero maganda pa rin yung katawan, bumbum. Hindi na siguro na ano to, kak. Ang sing-sing niya is 1998. Ayan. 1998 pa guys. 2020 na tayo ngayon. So, 22 years old yung ibon. Tanda pa to sa anak kong panganay. Nandito tayo sa Morris Gordon na family. Gaganda ng Morris Gordon guys. May pinag-pair pala ako rito, mga kalapatid, pakikita ko sa inyo. Kasi itong dark check na to, itong pair na to, dark check siya. Ang inanak niya, dalawang dark check din. So ibig sabihin, maganda ang ano nila. Ibang sa susunod, pag nag-dark check, pati yung dalawang anak niya, maganda ang kinurga nila kasi original na Morris Gordon is dark check. Walang tapon sa mga ibon guys kasi puro quality lahat. Siguro kahit makakuha ka ng isa dyan guys, talagang
Sarap na gawing foundation board eh. Okay mga kalapatid, shout out nga daw pala. 2,000 years later. Okay guys, so nakita nyo na yung ibon ni Kuya Toy Beach no, na inaalagaan dun sa Japan no. So napakatindi ng mga inaalagaan niya no. Biruin mo 3,200 kilometers lumipad yung ibon. Tapos meron pa siyang ibon na 22 years old na ngayon, guys. So grabing ano ah, grabing pag-aalaga niya guys at grabing talino ng ibon na yun, no. Super extreme long distance ang nangyari dahil biruin mo yung 1,200 kilometers na extreme long distance na nililipad ng mga John Arden ay tin Ripley ni Morris Gordon na linyada 3,200 no. So napakalupit ng ibon na yun guys no. So kung gusto niyo pa mapanood guys yung ibang mga video ni Kuya Toy Beach guys ay i-search niyo lang yung Kuya Toy Beach sa YouTube at makikita niyo doon guys no. So maraming salamat guys at goodbye, God bless and happy flying. Peace.